tarana't ating tuklasin ang gintong kasaysayan at gintong pamana ng ating bayan. Ang lungsod ng Baguio ay isang first-class highly urbanized city sa Cordillera Administrative Region, kilala ito bilang Summer Capital of the Philippines, dahil sa malamig na klima nito dahil ang lungsod ay matatagpuan humigit kumulang 4,810 feet, 1,470 metro, sa itaas ang ibig sabihin ng antas ng dagat, na madalas na nabanggit na 1,540 meters, 5,050 feet, sa mga tropical na kagubatan ng Luzon Tropical Ecoregion, na gumagawa din ng kaaya-aya para sa paglaki ng mga halaman na mossy, orchid at pine tree, kung saan kinikilala nito ang iba pang bansag bilang City of Pines. Ang Baguio ay itinatag bilang isang istasyon ng burol ng Estados Unidos noong 1900, sa lugar ng isang nayunang ibaloy na kilala bilang Cafaguahi. Ito lamang ang istasyon ng burol o hill station ng Estados Unidos sa Asia. Ang Baguio ay inuri bilang isang highly urbanized city. Matatagpuan ito sa heograpiya sa loob ng Benguet, nagsisilbing kabisera ng panlalawigan mula 1901 hanggang 1916, ngunit mula noon ay pinamahalaan ang nakapag-iisa mula sa lalawigan kasunod ng pag-convert nito sa isang chartered city. Ang lungsod ay ang sentro ng negosyo, komersyo, at edukasyon sa Hilagang Luzon, pati na rin ang pwesto ng gobyerno ng Cordillera Administratibong Rehiyon. Ayon sa census noong 2020, ang Baguio ay mayroong population na 360,500. Ang Baguio ay ginamit upang maging isang malawak na zone ng bundok na may luntiang highland na kagubatan, masagana na may iba't ibang mga hayop tulad ng mga katutubong deer, cloud rats, Philippine eagle, Philippine warty pigs, at maraming mga species ng flora. Ang lugar ay isang lugar ng pangangaso ng mga katutubo, kapansin-pansin ng mga ibalois at iba pang mga pangkat na etniko ng Igorot. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ang lugar ay hindi ganap na nasakop ng Espanya dahil sa masinsinang taktika ng pagtatanggol ng mga katutubong Igorot ng Cordilleras. Sa panahon ng pamamahala ng Espanya noong 1846, ang mga Espanyol ay nagtatag ng isang komandansya sa kalapit na bayan ng La Trinidad, at inayos ang Benguet sa 31 rancheros, isa na rito ang Cafague, isang malawak na madamong lugar kung saan nakalagay ang kasalukuyang Burnham Park. Ang Cafague ay isang menor de edad na rancheria na binubuo lamang ng halos 20 mga bahay. Karamihan sa mga lupa sa Cafague ay pagmamay-ari ni Mateo Carino, na nagsilbing pinuno nito. Ang Spanish Presidencia, na matatagpuan sa Bag, iyo sa paligid ng Guisad Valley ay kalaunan ay inilipat sa bahay ni Carino kung saan nakatayo ang kasalukuyang City Hall, ang Bag iyo, isang lokal na term para sa lungot, na dating sagana sa lugar, ay binaybay ng mga Espanyol bilang Baguio, na nagsisilbing pangalan ng Rancheria. Sa panahon ng Himagsikang Pilipino noong Hulyo taong 1879, ang mga puwersang rebolusyonaryo ng Filipino sa ilalim ni Pedro Paterno ay pinalaya ang La Trinidad mula sa mga Kastila at kinuha ang gobyerno, ipinahayag ang Benguet bilang isang lalawigan ng bagong Republika ng Pilipinas. Ang Baguio ay ginawang isang bayan, kasama si Mateo Carino na Pangulo, Alcalde. Nang sakupin ng Estados Unidos ang Pilipinas pagkatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano, napili ang Baguio upang maging kabisera ng tag-init ng mga pulo ng Pilipinas noon. Ang gobernador-general na si William Taft, sa kanyang unang pagbisita noong 1901, ay nabanggit ang hangin na tumatakbo bilang Adirondacks o Murray Bay, na pinakapainit na temperatura na buwan na ito sa Pilipinas sa aking maliit na bahay sa alas 3 ng hapon. Noong 1903, ang mga Pilipino, Japanese at Chinese workers ay tinanggap upang itayo ang Cannon Road, ang unang kalsada na direktang kumukonekta sa Baguio sa mga mababang lupa ng La Union at Pangasinan. Bago ito, ang tanging daan patungo sa Benguet ay ang Naguilian Road, at ito ay higit sa lahat isang daanan ng kabayo sa mas mataas na mga lugar. Ang Camp John Hay ay itinatag noong 25 ng Oktubre taong 1903, matapos pirmahan ni Pangulong Theodore Roosevelt ang isang utos ng ehekutibo na nagtatabi ng lupa sa Benguet para sa isang reserbasyong militar para sa United States Army. Ito ay pinangalan ng matapos ni Roosevelt Secretary of State, John Milto Hay. Ang mansion, na itinayo noong 1908, ay nagsilbing opisyal na paninirahan ng Gobernador-General ng Amerika noong tag-araw upang makatakas sa init ng Maynila. Ang mansion ay dinisenyo ng arkitekto na si William E. Parsons batay sa paunang mga plano ng arkitekto na si Daniel Burnham.
Si Burnham, isa sa pinakamaagang matagumpay na modernong tagaplano ng lungsod, ay nagdisenyo ng pag-urong sa bundok kasunod ng mga paniniwala ng kilusang lungsod na maganda. Noong 1904, ang natitirang lungsod ay pinlano ni Burnham. Noong ika-isa ng Setyembre taong 1909, idineklara bilang isang chartered city ang Baguio at tinagurian na Summer Capital of the Philippines. Ang sumunod na panahon ay nakita ang karagdagang mga pagpapaunlad ng Baguio sa pagtatayo ng Wright Park bilang parangal sa Gobernador General na si Luke Edward Wright, Burnham Park bilang parangal sa Burnham, Gobernador Park Road, at Session Road. Matapos ang pagsalakay ng mga Hapones sa Pilipinas noong 1941, ginamit ng Imperial Japanese Army ang Camp John Hay, isang Amerikanong pag-install sa Baguio, bilang base militar. Ang kalapit na base ng Philippine Constabulary, ang Camp Holmes, ay ginamit bilang isang internment camp para sa halos 500 mga dayuhan ng kaaway ng mga sibilyan, karamihan sa mga Amerikano, sa pagitan ng Abril taong 1942 at Disyembre taong 1944. Sa pagtatapos ng Marso taong 1945, ang Baguio ay nasa saklaw ng artillery ng militar ng Amerika at Pilipino. Si Pangulong Jose P. Laurel ng Ikalawang Republika ng Pilipinas, isang puppet state na itinatag noong 1943, ay umalis sa lungsod noong 22 ng Marso at nakarating sa Taiwan makalipas ang 8 araw, noong 30 ng Marso. Ang natitirang gobyerno ng Pangalawang Republika, kasama ang mga sibilyan ng Hapon, ay iniutos na lumikas sa Baguio noong 30 ng Marso. Si General Tomoyuki Yamashita at ang kanyang mga tauhan pagkatapos ay lumipat sa Bambang, Nueva Vizcaya. Ang Baguio ay ang lugar ng formal na pagsuko ni na General Yamashita at Vice Admiral Okochi sa Camp John Hay's American Residence na may presensya ng tenyente ng general na sina Arthur Percival at Jonathan Wainwright. Iba't ibang mga pagtatangka sa legal na gawing isang autonomous na rehiyon ang Cordillera Administratibong Rehiyon ay pinapagtuloy, ngunit nabigong makalikom ng sapat na suporta sa publiko sa dalawang magkakahiwalay na plebisito ng autonomiya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa marami pang kasaysayan ng ating bayan. Salamat sa panunood, maligayang paglalakbay!